Isa pong magandang araw ang aking pagbati sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo sa lahat po ng mga mananampalataya sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong series on explaining the statement of faith of Villa Carolina Bible Christian Church. Tayo po ay hanggang ngayon ay nasa Article 2 na tumatalakay sa mga katangian, karakter, at kalikasan ng ating Diyos na sinasamba, sinampalatayanan, at pinaglilingkuran. Ang unang artikulo po kasi ng ating Statement of Faith ay tumutukoy sa pundasyon ng ating pananampalataya. Saan ba natin kinukuha? O ano yung ating binagbabatayan ng ating pananampalataya? Walang iba po kundi ang Biblia, ang banal na kasulatan na kung saan ay kinapapalooban ng 66 na mga aklat sa Old Testament at sa New Testament. At ang Biblia o ang banal na kasulatan ay hindi po lamang naglalaman ng salita ng Diyos katulad ng ibang mga pananaw ng ibang mga grupo ng mga liberal. Sa halip, ang Bible ay salita ng Diyos sa pangkalahatan. Okay, yun po yung ating tinatayuan. Kaya po ang ating pananampalataya ay may batayan. Ano po? At ang Biblia po ang ating final authority sa ating pong pananampalataya at sa pamumuhay, sa pagsasagawa ng mga gawain na itinakda ng Panginoon na maganap sa kanyang iglesia. Ang banal na kasulatan po ang ating manual at final authority for faith and practice. So, yun po yung Article 1. Sa Article 2, ay atin pong pinasimulan ang tungkol nga po sa Diyos sapagkat inilalahad po sa Article 2 ng ating Statement of Faith ang ganito. Sumasampalataya kami na mayroon lamang isang buhay at tunay na Diyos, ganap, walang limitasyon at walang hanggan, gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban, hindi nagbabago sa kanyang sarili, karunungan, kapangyarihan, kabanalan, katuwiran, kabutihan, pag-ibig, at katotohanan, manlilikha, nagpapanatili at may kapamahalaan sa buong sangnilikha, Diyos sa tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, mula sa walang pasimula, magkakahiling tulad sa katangian, pantay ang kapangyarihan at kaluwalhatian at nagtataglay ng parehong katangian at kaganapan at nagkakaisa sa pagganap ng kanilang mga individual na tungkulin. So, ang Article 2 ay tumutukoy sa Diyos. Ano ang Diyos? Sino ang Diyos? Ilan ang persona ng Diyos? At kung ano yung kanyang mga attributes o katangian. Kaya medyo mahaba itong Article 2. At nasimulan na po natin yung Article 2 nung dalawang nakaraang linggo. Tinalakay ko na po sa Article 2 yung unang bahagi na sinasabi doon na sumasampalataya kami na mayroon lamang isang buhay at tunay na Diyos. Ganap, walang limitasyon at walang hanggan. So, isang buhay at tunay na Diyos, isang ganap o perpektong Diyos, isang walang limitasyong Diyos, at yan po yung ating natalakay na. So ngayong pagkakataong ito ay tatalakay natin yung kasunod. So hindi lamang siya isang tunay at buhay na Diyos, hindi lamang siya perpektong Diyos, hindi lamang siya walang limitasyong Diyos, kundi siya rin yung Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Our God does all things according to the counsel of His own will. At sa ating Article of Faith ay ang ating reference verse ay mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso sa Kabanata 1, talatang 11 na nagsasabi ng ganito, dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang
nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. So, sa English naman, in Him we have obtained an inheritance having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So, dito po ay ipinapahayag ni Pablo na ang isang mananampalataya ay naging pag-aari ng Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa pasya o layunin ng kanyang kalooban. At dito po ay maliwanag yung pagkahirang ng Diyos sa mga mananampalataya kay Jesucristo. They have been predestined, sabi dito, according to the purpose of Him. So, nagtataglay ang isang mananampalataya ng pagpapalang espiritual na tinatalakay dito ni Apostol Pablo mula pa sa verse 3 and onward. So, ito po ay tumutukoy sa kaligtasan na meron ng isang na kay Jesucristo. So, he is talking about the spiritual blessings of being in Christ, what God has provided for him because of his being in Christ, na siya ipinili ng Diyos bago pa itinatag ang patibayan ng daigdig para maging kay Kristo. At ginawa niya ito ayon sa pasya ng kanyang dakilang kalooban. So tayo po mga mananampalataya kay Kristo ay nananalig na ang plano po ng Diyos na pagliligtas sa atin at sa iba pang mga tao, pagpili sa atin at sa iba pang mga iniligtas ng Diyos, ito po ay sinagawa niya ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Ito po yung kanyang dakilang plano bago pa nilikha ng Diyos ang sanlibutan ay nagplano na ang Diyos. At the course or in the course of human history, meron siyang paglikhang gagawin sa lahat ng nilikha at kasama na doon tayong mga tao sa katauhan ni Adan at ni Eva at mahuhulog ang tao sa kasalanan at magpapadala ang Diyos ng isang tagapagligtas na mag-aahon sa mga tao mula sa kanilang kasalanan at papawis sa puot ng Diyos dahil nga sa kasalanan ng tao. At yan po yung plano ng Diyos, God's eternal decree when it comes to redemption of fallen humanity. Na ililigtas ng Diyos ang mga taong makasalanan na mananampalataya kay Kristo Jesus sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak sa krus. At ito ay tinatawag na atonement, na kung saan ay ang Diyos ay pinakipagkasundo tayo sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus sa kanyang ganang sarili. Dahil tayo po na mga tao, lahat ng tao ay pahiwalay sa Diyos, rebelde sa harapan ng Diyos at walang kaugnayan na hahantong sa buhay na walang hanggan. So yun po yung God's eternal decree of redemption. So itinakda po ito ng Diyos na mangyari. Ito pong kaligtasan natin na tinatamasa ngayon, tayo bilang mga mananampalataya, ito po ay noon pa man ay dakilang plano na ng Diyos. Ano po? At ang nais pong susugan ang katuroang ito tungkol sa ating kaligtasan, sapagkat hindi lamang po ating kaligtasan ang sakop ng tinatawag na God's decree, sapagkat ang Diyos po ang nag-o-orchestrate ng lahat ng mga pangyayari sa sandaigdigan. Sa buong kasaysayan ng humankind, ang Diyos po ang nangangasiwa. So ito po ay another subtopic na ating po tatalakayin dito. But particularly, since ang ating reference ay nasa Ephesians chapter 1 verse 11, talakayin natin yung God's eternal decree of redemption. Okay? Kasi talagang plano na noon pa man ng Diyos na ipadala ang kanyang anak para magligtas sa sangkatauhang bumagsak sa kasalanan. At makikita natin ang another susog na talata sa
pagpapahayag na ito na ang Diyos ay nagplano noon at kanyang in-execute ang plan na ito nung ipadala niya ang Panginoong Hesus para mamatay sa krus. At ito po ay nandoon sa mapabasa natin sa sulat ni Lucas sa mga aklat ng mga gawa sa Kabanata 4, talatang 26 at hanggang 28. Na ito po yung panalangin ng mga first century Christian. Sila'y pinagbabawalan ng Sanhedrin na mangaral sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Sama-sama sila in one voice na nanalangin sa Diyos. At ito ang kanilang panalangin, laman ng kanilang panalangin, bahagi ng kanilang panalangin. Sa Gawa 4:26 hanggang 28, ang sabi sa talatang 26, ang mga hari sa lupa ay naghanda upang lumaban at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Sapagkat sa katotohanan sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato kasama ng mga hentil at ng bayan ng Israel ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran upang gawin, pansinin po natin yung talatang 28, upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyari. So dito po ay pinapahayag ni Lucas sa kanyang sulat yung laman ng panalangin ng mga unang alagad na kung saan kinikilala nila na ang pangyayari prior to the death and accusation of people and prior to the yung pagbibigay ni Pilato sa Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo para may papako sa krus, prior to that ay ito ay itinakda na ng Diyos na mangyari. Sapagkat itong paglaban na ito ng mga kaharian, ang mga ni Herodes, ni Pilato, at ng mga Hudyo, at ng mga hintil laban sa Panginoong Hesukristo ay ipinasya ng Diyos na mangyari para siya ay talagang mamatay sa krus at upang tayo mailigtas sa ating mga kasalanan. So hindi po ito option B na nabigo ang Diyos sa Old Testament na kanyang pinili ang mga Hudyo sa pamagitan nila ay maipapakilala ng mga Hudyo kung sino si Yahweh sa ibang mga bansa. Ngunit naging masuwain ang mga Hudyo, hindi sila naging tapat sa kanilang tipan sa Diyos ng Israel, kaya God opted to plan B. Na ito na nga yung plan B na tinatawag ng iba na pagpapadala sa Panginoong Hesukristo. Hindi po ganon. Yung mga naunang pangyayari sa kasaysayan sa Old Testament ng pagpili ng Diyos sa bansang Israel para sila po mula sa kanilang lahi ay manggagaling ang Mesaya sa lahi ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at sa lahi ni Haring David na doon magmumula ang lahi ng Panginoong Hesukristo. So, doon sa Old Testament, it just foreshadows the coming of the Messiah, no? So kaya hindi po option B na ito ng Diyos dahil nabigo ang mga Israelita, so God opted to plan B. May padala na yung pinaka ultimate niyang plano. No, not necessarily like that, kundi ito po ay according to his redemptive plan. Ano po, from the course of the Old Testament history until the finality ng pagdating ng Messiah sa New Testament sa katawan ng Panginoong Hesukristo, ito po ay itinakda na ng Diyos. Kasi siya nga po ang nag-orchestrate ng world history, okay, ng human civilization para maganap yung kanyang pinalano na matagal na niyang pinalano bago pa nagsimula ang paglikha. Ganun po. Kaya napakadakila ng ating Diyos. Ano po? At another verse ay sa Acts 2:23. Kung di ako nagkakamali, ito dito ay tungkol sa pangangaral ni Pedro na sinasabi sa Acts 2:23. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Sa Tagalog, ngunit ang tao na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat-mula pa. According to the definite plan, detalyado, definite,
At ito ay naayon sa pangunang kaalaman ng Diyos. Hindi pa nangyayari, naplano na niya na ang Panginoong Hesukristo ay ipapapako nila at ipapapatay sa ng mga taong masasama. Kaya napakahalaga nito na unawain natin na noong pamanguna, ito yung God's eternal decree of redemption through the death of our Lord Jesus Christ on the cross. Kaya importante po yan. Kaya masasabi natin na ang salitang predestination ay biblical, o yung tinatawag na pagpili, paghirang, o yung doctrine of election sa mga mananampalataya, ito po ay nasa Biblia na pinili tayo. Hindi pa tayo nasisilang, hindi pa nag-aasawa yung ating mga magulang, hindi pa sila pinapanganak, hindi pa nalilikha ang daigdig. Ang Diyos ay pumili na, nagtakda na, nagplano na, na kapag dumating itong si Mon Mendoza sa daigdig, papanganak ng kanyang mga magulang, ay siya ay kikilala sa Panginoong Hesukristo sa kanyang panahon na itatakda ng Diyos. Kaya yun po importante. Kaya yung talagang predestination ay biblical. Bagamat pagdating sa usapin ng kaligtasan, there is only one predestination. Okay? Sa theology kasi meron tinatawag na double predestination. Pero marami nalilito dyan na yung mayroong pinili ang Diyos para sa kaligtasan, mayroong hindi pinili. Sa halip, itinalaga ng Diyos para sa kapahamakan, parusang walang hanggan sa impyerno. So ito po ay mahabang pag-aaral, yung tinatawag na double predestination. Pero I believe na sa Biblia, kapag pag-uusapan ang kaligtasan, there is only one predestination, single predestination. The predestination of the saved people of God, the elect people of God, while on the other hand, God withheld His mercy upon those who do not believe the gospel. Okay, so mahirap pong unawain dahil hindi natin hawak ang kaisipan, pangunang kaalaman ng Diyos. Bakit hindi niya kinahabagan ito, ang taong ito, sa halip ang kanyang kinahabagan at niligtas itong taong ito. So dito po sa ating pag-aaral, ng ating statement of faith, mga minamahal ko, ay ma-appreciate natin yung ginawa ng Diyos na pagliligtas. At ito po yung huli kong babanggitin bago natin ipagpatuloy sa mga darating pang linggo. Yung pong tinatawag na predestination or yung pagpili ng Diyos. At ang isa pong matibay na katibayan dito ay yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 9 verse 10 to 13. At pinag-uusapan dito yung pagpili ng Diyos kay Jacob. Okay, si Jacob po ay anak ni Isaac, lolo niya si Abraham, at si Jacob ay pinili ng Diyos kaysa kay Esau. Okay, kaya si Jacob ang ama ng bansang Israel, ng 12 tribo ng Israel, at hindi sa lahi ni Esau nanggaling ang Mesiyas. Kaya basahin ko po ito sa Romans 9 verse 10 to 13, sinasabi ni Apostol Pablo, verse 10, at hindi lamang iyon, kahit na iisa lamang ang ama ng dalawang anak ni Rebecca na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac, na pinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin. Tingnan po natin yung pagpili ng Diyos kay Jacob. Ayon sa sarili niyang layunin, sabi ni Pablo, at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipinanganak ang mga bata, referring to Jacob and Esau, at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid ayon nga sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau.
So ito po ay maliwanag na sumususog, sumusuporta sa katuruan ng predestination o yung malayang pagpili ng Diyos sa kanyang ililigtas, at ito po ay maliwanag na ipinakit sa atin ni Apostol Pablo. Si Esau po ay hindi siya yung pinili, okay, kundi si Jacob. Bago pa sila isilang ni Rebecca, ng kanilang ina, bago pa sila makagawa ng mabuti, no, sabi ni Apostol Pablo, ang pagpili ay ayon sa dakilang layunin ng Diyos. Okay? And then, hindi ayon sa mga gagawin ng tao o magagawa ng tao. Kaya po, importante yan, no? So, sa susunod po, itatalakayan natin yung tinatawag ng mga mayroon pa nag-impluensya sa Diyos para pumili o magsagawa ng anumang bagay na kanyang maibigan. Meron bang tao na po pwedeng maging tagapayo ng Diyos? Na kung saan pwede natin sabihin sa ating pananalangin, pwede na ba nating i-insist yung ating kagustuhan? Parang as simple as this, when we pray, O Diyos, itong gusto kong gawin mo para sa akin. Pwede ba nating i-insist yun? Or tayo ay mayroong ganap na kababaang loob sa harapan ng Diyos para ilapit yung ating pangangailangan at tayo magtiwala na siya yung Diyos na nakakaalam ng ating sitwasyon, ng ating pangangailangan, at siya yung Diyos na alam natin, pinaniniwalaan natin na matapat sa kanyang mga pangako. Nagpapaubaya tayo sa kanya. So kung maunawaan natin itong katuruan na ito, God's eternal decree, He works in providence each day of our life, ay lalo po nating ma-appreciate, lalo po nating sasambahin, lalo po nating pupurihin paglilingkuran ng ating Diyos na kinikilala sa ating iglesia sa Villa Carolina Bible Christian Church. So hanggang dito na lamang po ito. Nasa Article 2 pa lamang po tayo at itutuloy po natin ito sa mga darating na linggo. Pagpalain po ng Diyos ang inyong buong araw. God bless you po.